Hello mga bata! Good morning children! So welcome ulit sa ating UCC Online Sunday School. Kumusta kayong lahat? So ulit, tawagin na natin yung ating mga kapwa mga bata at ihanda ng ating sarili, mag-inat-inat na tayo dahil tayo ngayon sa oras na ito ay tayo ay mag-aaral ulit para sa mga kwento tungkol sa Biblia. Okay, so nag-enjoy ba kayo mga kids nung pista ng mga bata and at the same time yung nung linggo? Meron bang ginawa na para sa family, para sa inyo? Ayun, yung linggong iyon ay para sa inyo mga bata. So maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating online Sunday school, sa mga simbahan na laging nagpapadala ng kanilang pictures. And ulit, palagi kaming mananawagan sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga pictures or videos para naman kayo po ay lagi naming napapasalamatan. And syempre, maka-inspire din kayo sa mga kapwa-bata ng mga batang nag-aaral sa ating mga iba't ibang iglesia lokal. So, ngayong umaga, mga kids, ang ating topic, kung katulad dati ay meron tayo dapat na pangitain, ayan, merong isang propeta sa ating kwento ngayon na tinawag ng ating Panginoon kasi may mga pangitain din siya. So, sino ba yung propeta na yon na ating pag-aaralan ngayon? Kasi maraming prophets, di ba? Yung noon na mga propeta. So, ang propeta na ating pag-aaralan ngayon ay si, sa tingin ninyo, sino? Si Jeremiah or si Jeremias. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang ating title ngayon, ang sabi niya, huwag mong sabihin na ikaw ay bata pa. Ulitin nga natin ang title. Huwag mong sabihin na ikaw ay bata pa. Ayan. So, paano kaya, bakit kaya sinabi ng Panginoon yun sa kanya? So, simulan na natin yung ating aralin sa araw na ito. Siyempre, ito ay matatagpuan no, sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10. Saan natin makikita? Nandyan sa ating screen. Ayan, correct. So, sa Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10. Okay na? Ready na tayo? So, sisimulan natin ngayon ang ating online Sunday school sa isang awitin na ibibigay sa atin ng ating mga bata mula sa UCCP Halang. Ayan. At pagkatapos ay sasamahan naman tayo ng prayer ng isang bata na magmumula naman sa UCCP Ibayo na si Jana Micaela Alfonso. Tara!
Lord, salamat po dahil yung tinatanong po kami. Salamat po Lord sa blessing na pinibigay niyo sa amin. Sorry po sa lahat ng nagawa ko, sinasadya ko o hindi po sinasadya. Sana po mawala na po itong COVID. At sana rin po gumaling na po lahat ng may COVID. Thank you mga bata mula sa UCCP Halang and syempre sa UCCP Ibayo sa inyong pagbabahagi ng inyong mga talento. So pupunta na tayo sa ating aralin sa araw na ito, ano? Sige, tatanungin ko muna kayo bago tayo dumako sa isang kwento tungkol kay Jeremias. Huh? Sino sa inyo ang, syempre sa inyong paglaki, anong gusto ninyo paglaki ninyo na maging? Ayan, magtaas kayo ng kamay. Okay, so ang iba sa inyo ay gusto sigurado ng sino ang may gusto ng maging guro or teacher. Alright, palakpakan naman natin siya. Ang susunod ay sino naman sa inyo ang gustong maging doktor? O tiyak yun, meron din. Lalo na sa panahon natin ngayon, ano, na maraming nagkakasakit. Ang iba sa atin ay gusto niyang maging doktor para tama. Pagalingin natin yung mga may sakit kahit na mahirap ang sitwasyon din ng ating mga doktor. Sino naman na may gustong maging nurse din siya? Naku, kahit na nakakatakot talaga na maging nurse ngayon, pero sige lang, no? Kailangan na makatulong pa rin tayo sa ating kapwa. Okay, salamat sa mga nagtaas ng kamay. Eh, siyempre, sino naman ang
iba pang mga kurso na gusto ninyong paglaki, ano? Alam kong meron kayong mga pangarap, may mga pangarap din ng inyong mga magulang sa inyo. Ayan. Alam nyo ba, ang batang si Jeremias, nung nakita siya ng ating Panginoon, meron din siyang dream. Meron din siyang mga vision sa kanyang sarili. Meron siyang pangitain na someday, ito yung mangyayari sa akin, sabi niya. Kaya lang, tapos yung ang sabi pa niya na gusto ko maging paglaki ko katulad ako ng trabaho ng aking ama. Parang gano'n, no? Halimbawa, yung papa niya ay doktor, so gusto niya maging doktor din. Halimbawa, ang papa niya ay, or mama niya ay pastor. So gusto ko rin maging pastor. Parang ganun ang dream ni Jeremias. Kaya lang, nung nakita siya ng ating Panginoon, merong sinabi si God sa kanya. Nang sabi niya ay, hindi ka pa nga ipinanganganak, ay meron akong dream para sa iyo, sabi ng ating Panginoon. Naku, ano kaya yung dream na yon? Tiyak maganda yung dream ng Panginoon na iyon kay Jeremias. Kaya handa na ba tayo mga kids na pakinggan at panoorin yung video na inihanda sa atin ni DM Carmeline Garcia? Sige, tunghayan natin kung anong nangyari sa kwento ni Propeta Jeremias. Magandang araw mga bata. Muli tayong makinig at manood ng ating pong kwento sa umaga ito. Ito po ay isang kwento ng isang tao na pinili ng Diyos bagamat siya ay bata pa para sa paglilingkod, para sa misyon ng Panginoon. Tunghayan natin ang kwento tungkol po sa ang pagkatawag kay Jeremias. Ang pagkatawag kay Jeremias. Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Narito, inilalagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Binibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Salamat, DM Carmeline Garcia. Correct. So, ready na ba tayo sa first question ni Pastor sa inyo? Ayan, ang unang tanong ko, mga bata, ay pipili lamang tayo ng letter, no? Letter A, letter B, or letter C, or letter K. No, sa tatlong iyon, alin ang tamang sagot? Sasabihin ko sa inyo. Ito ay mula tanong 1 hanggang 5. Okay, ganun ang gagawin natin. Ready na? Raise hands yung ready na. Okay. Practice lang yon mga kids. Number 1 na tanong ay, ano ang pamagat ng ating kwento? Ayan. Letter A, ang pag-aaral ni Jeremias. Letter B, ang pagsisimba ni Jeremias. And letter C, ang pagkatawag kay Jeremias. So, ano yung pamagat niya? A ba, B, or C? Tama kayo. Letter C na ang pagkatawag kay Jeremias. Number 2 na tanong. Sino ang nagsabi nito? Pakinggan natin ha. Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Sino daw ang nagsabi noon? Letter A,
Si Yahweh o ang Diyos ba? Letter B, si Jeremias? Or letter C, si Pedro? Tumpak ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Ang nagsabi nito ay si Yahweh or ang ating Panginoong Diyos. So, ang pangatlong tanong ay, kanino ito sinabi ni Yahweh? Bago ka pa ipinaglahi at ipinanganak, pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Letter A, sinabi ba ito kay Elias? Letter B, sinabi ba ito kay Jeremias? Or letter C, sinabi ba ito kay Simeon? Alin doon? A, B, C. Very good! Ang tamang sagot ay letter B kay Jeremias. Huh? Okay, ang nasa apat o ikaapat, pipili pa rin tayo nito. Ang ikaapat, ang sabi niya ay, ano ang sagot ni Jeremias kay Yahweh o sa ating Panginoong Diyos? Nung sinabi niyang bago pa kita, no? Bago ka pa ipanganak, ay alam ko na. So, kanino niya sinabi, ano ang sagot ni Jeremias? Letter A, ang sabi niya, hindi po ako marunong bumasa. Ang sabi rin niya sa letter B, hindi po ako marunong sumulat. And letter C, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na magsalita. Bata pa po ako. Alin doon? Letter A, letter B, or letter C? Yung sagot ni Jeremias. Tama kayo. Nasa letter C. Ang galing nyo talaga. Ang sabi ng Panginoong Yahweh, sabi niya, hindi po ako magaling na magsalita. Bata pa po ako. Tama, yun ang sagot niya. Number 5 na question ni Pastor. Ito, pipili pa rin tayo. Ano naman ang tugon ni Yahweh kay Jeremias nung sinasabi niyang, bata pa po ako, sabi ni Jeremias. Ano naman ang sabi ni Yahweh sa kanya, ng Panginoon sa kanya? Letter A, huwag mong sabihing bata ka pa. Letter B, ay huwag ka nang sumunod kasi bata ka pa. And letter C, okay, mag-aral ka munang bumasa at sumulat. So, alin doon ang sinabi ni Yahweh or ng God sa kanya? Tumpak ang inyong sagot. Nasa letter A. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong sabihin ikaw ay bata pa. O diba, kahit pala bata pa si Jeremias at ang bawat isa sa atin ay meron tayong magagawang maganda at mabuti para kay God. Yun, kaya nga tayo nag-aaral ng mga salita niya, diba? O number 6 na tayo na tanong. Wala nang pili-pili ngayon, ano? Kundi sasabihin na natin, nasa verses pa rin yan. Ilahad kung ano ang pinagagawa sa kanya ni Yahweh. Kasi inuutusan siya ni God eh, no? So, very good. Ang sabi niya ay, pupunta si Jeremias sa mga taong nais ng Diyos na puntahan upang tulungan ako at sabihin ang katotohanan. Yun naman pala eh. Ang sabi ni Yahweh, Jeremias, halika dito, meron akong sasabihin sa iyo, pumunta ka sa lugar na ito at tutulungan mo yung mga taong iyon. Kaya pala ang sabi ni Jeremias, bata pa po ako. Hindi, sabi ng ating Panginoon, tutulungan kita. No? Ano ang pangako ng Diyos kay Jeremias? Yung number 7 na tanong, tama. Kasi natatakot siya, kinakabahan siya dahil bata pa nga daw siya. Ano ang sagot ni Yahweh sa kanya o ng Diyos? Tama, sabi ni Yahweh, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako ay kasama mo at iingatan kita. Very good! Ang galing, ano? Pupunta si Jeremias doon kahit natatakot siya, pero darating ang araw kapag nandoon na si Jeremias, sasamahan at iingatan pala siya ng ating very good ng ating Panginoon. O diba, kahit natatakot pala tayo, pero dahil may inuutos si God sa atin, pupunta tayo at susunod dahil sasamahan niya tayo. Sino yung natatakot sa dilim sa inyo? Minsan inuutosan tayo ng ating mga magulang, diba? Ayoko po kasi madilim sa kwarto. Pero ang sabi pala ni God, sumunod ka, sasamahan kita, huwag kang matakot. Kasi
hindi ka naman ilalagay sa masama or alanganin, di ba? May sasama palang God sa atin kahit sa gitna ng mga natatakot tayo. Okay, number 8 na tanong, pagkatapos ay ano ang ginawa ni Yahweh kay Jeremias? Sinabi niya, huwag kang matakot. Ikalawa, anong ginawa niya? Tama, ang ginawa niya ay hinipo ng ating Panginoong Jesus ang bibig o labi ni Jeremias. Hinawakan niya yung bibig ni Jeremias. Huh? At ano ang ibinigay na kapangyarihan ng Diyos kay Jeremias upang magsalita sa mga tao? Ito yung number 9 na tanong ko. Ano yung kapangyarihan niya? Binigyan, hinawakan niya yung bibig, tapos anong sabi niya? Very good. Ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila ay bunuti ng sabi niya at ibagsak, wawasakin at itatapon at itatayo at itatanim muli. Ibig sabihin, lahat ng mga masasama ay lilipulin. Ibig sabihin ng lilipulin, tatanggalin yung lahat ng masamang tao kasi hindi sila dapat. At babaguhin ng ating Panginoon yung kanilang lugar na kung saan ay nandoon yung mga masasama. No? Magki-create siya ng bagong lahat ng mga tao ay mabubuti. Okay, number 10, ito naman ay para sa atin. Tanong ni Pastor, ito para sa ating lahat. No? Tulad ni Propeta Jeremias, ang Diyos ay tumawag sa atin upang manguna. So, hindi lang si Jeremias ang tinawag niya, di ba? Kahit tayo sa ating panahon. Susunod ka rin bang tulad niya kahit na ikaw ay bata pa? At bakit? Yan, sagutin natin yan ano, sa harapan ng ating mga nagtuturo sa atin para mas malinaw sa atin na bakit si Jeremias ay nakasunod kahit bata pa siya. Tayo ba? Matapang ba tayo na sumunod sa ating Panginoon? Ayan, ikwento natin sa nagtuturo sa ating lahat. Ayun. So, syempre, dadako naman tayo ngayon sa isang malikhaing paggawa na muli magbabalik ang ating DM Carmeline Garcia. Mga bata, naririto na naman po tayo sa ating paggawa ng mga malikhaing gawain. Para po sa unang worksheet, ito po ay para sa mga preschool. Gagamit po kayo ng mga pangkulay ng crayons, no? Kukulayan niyo po si Propeta Jeremias habang kinakausap siya ni Yahweh o ng ating Panginoon. Ang pangalawa naman, ito ay worksheet na maari tayong gumamit ng matigas na papel o ng board, no? Sa pag-print nito. Kung hindi naman, ay pwede pong gupitin natin yun pong larawan ni Propeta Jeremias. Pagkas idikit natin sa cardboard o kaya po sa board, no? Sa matigas na papel. Pagkatapos nyong gupitin, paalala lamang kung gagamit tayo ng gunting, maging maingat tayo kasi baka kayo ay masugatan. Pwede rin magpatulong kayo kay nanay o kung sino man po ang nagtuturo sa inyo. Pagkatapos nyo ito yung gupitin, kumuha po kayo ng popsicle sticks o kaya po ng banana cue stick. Pag banana cue stick nga lamang ang inyong ginamit, putulin po yung matulis na bahagi upang hindi po kayo masaktan o masugatan. Pagkatapos, pwede nyo na itong gamitin sa pagkikwento ng tungkol po sa pagkatawag kay Propeta Jeremias. Ang susunod naman pong activity sheet or worksheet ay para po sa mga primary. So, ang sabi dyan, inyo muna pong idodrawing si Propeta Jeremias sa gitna ng puzzle. Pagkatapos, gumuhit tayo ng isang bayan o ng mapa ng mga bahayan, no? Mga bahay na nagre-represent sa bayan na pupuntahan ni Propeta Jeremias. Tapos tulungan niyo po si Propeta Jeremias na makita ang kanyang daan patungo po doon sa bayan na kanyang pagkaganapan ng kanyang misyon. Ang sunod naman pong activity po ng mga primary din ay meron po dyan mga boxes, no? So ang gagawin niyo po ay isusulat niyo po yung mga salita na karapat-dapat doon sa mga
boxes na nandyan. Kasi po yung mga letters ay depende sa laki ng mga boxes. Okay. Para naman po sa intermediate, ang una nyo pong gagawin ay puzzle po ito. Base rin po ito sa ating pong kwento sa Jeremias 1:4-10. So, ang hanapin natin yung mga salitang nandun sa boxes. Nandun po sa box, sa ilalim. Hanapin natin yung mga salita dyan po sa mga jumbled letters na nandyan at inyo pong kulayan. Ang susunod naman po, tingnan natin, sabi dito, basahin natin mabuti yung mga pangungusap at piliin ang tamang salita na siyang tutugon sa mga pangungusap na narinigyan. Yan po ay gawain para sa mga intermediate. Okay, sige po, mag-enjoy kayo sa ating mga worksheets! Ayan, salamat DM Carmeline! So muli magbabalik ang ating isang bata na naman sa UCCP Ibayo na si Jana Micaela Alfonso upang samahan tayo sa sauluhing talata. Jeremiah chapter 1 verses 4-5. The word of the Lord came to me saying, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet in the nations." Okay, dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga biyaya sa ating araw-araw, yung ating mga kinakain, yung ating mga sinusuot, yung buhay natin, kalakasan ay galing sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo naman ay maghandog sa ating Panginoon. No? Bigay natin ito, mag-offering tayo, and then dadalhin ulit sa ating simbahan para makatulong ang lahat ng ating ibinahagi. Bago tayo mag-offering, ay nais kong basahin ulit ang verse na kung saan natin matatagpuan bakit tayo nag-offering. Ito ay matatagpuan sa ating screen, ano? Sa Kawikaan 22 verse 8 to 9. Saan nga ba yon? Kawikaan 22 verse 8 to 9. Ganito yung sinasabi. Ang nagahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan. Ako. At hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Ayun, kapag pala tayo ay nagkakaloob, nagbibigay, ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So ano pang hinihintay natin mga kids? Ilabas na natin yung ating pang-offering at tayo'y maghandog habang inaawitan tayo ng ating mga bata mula sa UCCP Halang. Thank you, kids from UCCP Halang. So, paano? Malapit na tayong magpaalam sa ating online Sunday School. Pero syempre, dahil sinamahan tayo ng ating kapwa-bata, ang inyong kapwa-bata na manalangin sa ating Panginoon upang samahan tayo sa ating online Sunday School, samahan nyo rin si Pastor na manalangin tayo, isara natin ang ating panalangin ang ating aralin ngayong araw. So, sige, paano ang kamay? Pagdaupin, puloy iyuko, ang matay ipikit, at tayo ay manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, sa iyo po ang karangalan at kapangyarihan.
Salamat po sa panibagong linggo na puno ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa naging buhay at karanasan ng paglilingkod ni Propeta Jeremias. Salamat sa araw na ito ay amin pong nakilala ang kanyang pagkatawag sa iyo upang pangunahan ng mga tao na itinuro mo sa kanya na samahan po sila. Natutunan din po namin ngayon na sa iyong pagtawag, kahit na bata pa ang isang tao ay pinaplano mo na ang magiging buhay ng bawat isa. Panginoon, tulad po ni Jeremias, makasunod rin nawa ang mga batang natututo ngayon sa iyong mga salita sa pamagitan ng online Sunday school. Sa kanilang paglaki, patuloy na makatahak sila sa daang nais mong tahakin nila. Ilayo ang bawat isa sa lahat ng mga kapahamakan. Hindi rin kami magsasawang ilapit sa iyo ang aming mga kalalagayan, lalo sa panahong ito ng pandemya. Patuloy mong protektahan ang mga bata, maging ang kanilang mga magulang na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Panginoon, hinihiling po namin ito at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So kids, again, thank you so much sa inyong pakikiisa sa ating online Sunday school. Hanggang sa muli, at marami pa tayong Sunday school na pagsasamahan. Siyempre, lagi tayong mananalangin na sana, Lord, mawala na po itong COVID na ito, dahil namimiss na natin ang isa't isa sa ating tahanan ng ating Panginoon, ng ating simbahan, no? Sa susunod, sana ay magsama-sama na kayo sa Sunday school, sama-samang kumakanta, nananalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam natin na pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Huwag lang tayong magsasawa, di ba? Thank you rin sa lahat ng nakibahagi. Thank you sa inyo kids, sa bawat tahanan na ngayon ay nanonood. At kahit po yung sa mga schools, lalo na po yung ating Dorcas Samaritan Academy na ngayon po ay nag-open na ng kanilang schooling. No, sana po ay patuloy na makasama namin kayo sa inyong pag-aaral ng Sunday school o ng salita ng ating Panginoon. At ganun din sa lahat ng nakibahagi, at ang ating Ate Kathleen, salamat sa kanyang pagbabahagi ng kanyang talento upang kunan tayo ng video. Thank you so much sa inyo. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Paalam mga kids, hanggang sa susunod na Sunday. God bless you all at laging mag-iingat. Bye-bye!